Sa ating panahon ngayon ay hindi na tayo nakikita-kita pa. Dahilan upang ang ating pakikipagkapapisikal ay medyo nahinto na. Ngunit alam namang nating lahat na nasa lahi at tubo natin mga Pilipino ang pakikipagkapo at pakikipagkaibigan. Kaya naman, kaya tayo ay nasa panahon ng pandemya ay hindi ito naging hadlang upang tayo ay makipagkaibigan at makipagkapwa. At alam niyo ba na ang pakipagkapwa ay napaka-importante para sa atin? Dahil dito nagsimula ang ating pangalawang pamilya o sa tatawagin natin na grupo ng mga kaibigan. At ang pakipagkaibigan ay hindi mabubuo kung wala dito ang dalawang mahiwagang sangkap. At ang mga sangkap sa ating pakikipagkapwa at pakikipagkaibigan ay ang paggalang at pagrespeto sa bawat isa. Dahil kung wala ito, hindi magtatagal ang inyong pagkakaibigan at hindi ito magiging healthy. At bilang isang estudyante ay naranasan ko na din na makipagkapwa at makipagkaibigan. Sa una, ito ay medyo mahirap sapagkat hindi pa natin gaano kanala ang ating sarili. Kaya minsan nahihiya tayo na lumapit sa mga tao or sa strangers. Kaya naman, hindi ito madali para sa akin na makipagkaibigan noon. Ngunit, ako ay tinuruan ng aking guro at ang aking mga magulang kung paano makipagkaibigan at kung paano ang maging totoo sa sarili. Ako ay gumamit ng dalawang mahiwagang sangkap. Sa totoo lamang ay maraming sangkap ito, ngunit dalawa lamang ang aking nagamit noon at ito ang paggalang at pagrespeto. Sa aming pagkakaibigan ay hindi kami pare-pareho ng rehiyon at minsan pa nga ay hindi kami pare-pareho na pinaniniwalaan. Ngunit, sabi ko nga, ginamit ko ang isa or dalawa na sangkap at isa doon ang pagrespeto. Nirespeto ko ito at ginalang dahil alam ko na hindi naman talaga lahat ng tao ay may pare-parehong paninindigan o paniniwalaan. At tama, ang aming pagkakaibigan ay tumagal hanggang ngayon at sana'y tumagal pa ito ng mahaba pa. At para sa akin, ang pagkakaibigan o ang pagkakaibigan ay aking tinuturing na pangalawang pamilya. At nais ko lang sabihin na ang pakikipagkapwa ay dapat ginagawa ng bukal sa kalooban at walang hinihiling na kapalit. Dahil kung ito ay gagawin natin na galak at bukal sa ating kalooban ay maaari itong magbunga ng isang napakalaki at napakabuting kaibigan na gaya na nangyari sa akin. At ayun lamang po, maraming salamat sa pagkikinig sa aking investigative documentary. That's all. Bye!